What's up mga karuba? This is again your Konyo Boy, Apong Lenrepe in English, Ilocano, Aglalok. And this time, ipapakita ko lang sa inyo ang isa sa mga pinakamagandang vlogs namin ni Sir Matt, si Sir Matthew Marcos Manotok. So, actually this, nandiyan na rin yan. Pero itong version nito ay yung ginawa niyang vlog para sa kanya. May vlog ako nito pero iba yung vlog niya. Meron kasing empty vlogs dati pero hindi ko alam kung hindi nagpatuloy, pero I just want to show to you kung ano yung ginawa niya sa mga vlogs niya, yung episode 1 and 2, para naman may pakita sa inyo kung ano yung pinagagawa namin. At dito yung mga nagsisimula pa si Apong Glenn, and sana mag-enjoy kayo rito sa papakita ko. And by the way, it's his birthday naman, so it's a whole week celebration. And maraming salamat talaga sa kanya. Dahil sa kanya, nag-grow yung YouTube ko. He is so humble. He is so great. He is a good leader. He's a good boss. Lalong-lalo na pag napakaraming stress sa trabaho. Parang hindi siya nai-stress. Napakakalmado talaga ang ginagawa niya in times of, hindi siya nagpapanik. So, yun yung gustong-gusto ko na character ni Governor Matthew Marcos Manolo. Tsaka masaya naman siyang tao. And napaka-humble niya. Katulad ko lang, masayahin. Hindi na ako magpapaligoy-lugoy pa. Wala naman na tayong inaantay. Panoorin natin ang aking vlog with Sir Matt. Ay, hindi pala. Ang vlog ni Sir Matt with Apong Glenn. Okay, ito. Lights on or off? Hindi, kasi kung naka-lights on tsaka lights off ako, pareho lang. Hello mga karuba! Since Love Month na yun, mag-spread the love tayo sa Mink Jeepney Terminal by giving free rides to our mga kailiyan. Tara na! May mga questions sa mga social media na. Ano po ba yung karakter ni Sir Matthew as a boyfriend? Bakit siya kajong mag-iwan? Hindi ko alam eh. Sweet naman ako in a way. Steady lang. Hindi ako yung medyo emotional. Steady lang. Gaano kahaba yung naging relationship mo? Yung lahat ng mga relationships mo, gaano daw kahaba yung nakapatagal? 3.5 years. 3.5 years? Yeah. So, hindi ka ba nagsisi? Hindi naman. Wala namang bitterness. We don't get bitter, we just get better. We don't get bitter. We just get better. May natutunan na. Anong age ka nung first kiss? May first kiss na. Hindi sa nanay mo ha? Exempted yung nanay mo. Sa first kiss. Actually, hindi ako sure eh. Hindi? Ito lang. Siguro mga 13. 13? Yun yung guess ko. Ay, malandi ka pala. Kiss lang mo wala. Oo nga. Kung ngayon pagpipiliin ka, anong mas gusto mo? Yung mestiza or yung morena? Either. No preference. Ikaw pa rin pala. Hanap-hanap narapap na kahit Wapo ka raw. Hindi siguro. Hindi naman. Oo. Pero ang ganda mo. Ayun! Ikaw, ang prefer mo, mas younger or older? Or yung kabatch mo lang? Actually, siguro kasi dahil 30 na ako. Okay. Siguro preference ko younger. Kasi... younger! Younger daw! Yay! 2-0. Hindi naman masyadong younger, pero ano lang, kasi... Sorry! Ano pang pwedeng i-question sa'yo? Lights on or off? Ay, ito! Ikaw, lights on or off? Hindi, kasi kung naka-lights on tsaka lights off ako, pareho lang. Parehong madilim, bes!
Meron tayo. Ikaw, nipin mo si Rokita. Opo. Nakakailang girlfriend na po ba kayo? Siguro yung medyo long term, 3. 3? Pero yung fling? Wala, wala. Hindi ako sure eh. Mga 30 minutes, wala ganun. Kaya na, mamahalin kita isang oras lang. May time limit eh. Ngayong Valentine's, ano yung mga bago mong projects? Parang may mga bago pang gagawin natin dito sa... Yeah, well, alam ko may concert tayo, di ba? Actually, medyo na-delay yung Valentine's ko. Sa 16 na ako mag-celebrate eh, kasi hindi ako makauwi ng Manila. So, kasalanan pa kayo ng provincial government yun kung nga, bakit? Nagrabe naman talaga yung provincial government to be local. yun yung real relationship ko eh. Yun yung true Valentine ko eh. Ikaw talaga yung kajowa-jowa kasi jowa ka ng lahat. Oo, oh, di ba? Boyfriend ka ng lahat ng mga taga-Ilocos Norte. Ayun. Maganda ba yun? Parang hindi yan. Maganda yun. Parang... Sakay. So, yun po. Nakita niyo po si Sir Matt. At papunta sana kami sa Batac. Pero, hindi ko alam, parang nagmamadali eh. Ginagano-ganin niya ako talaga. Ano ba sasabi, sir? Pero may session lang kami mamaya eh. Pero salamat sa time mo ah. Ay, may session mo ba? Oo. Ay! Para! Para mo! May session pala siya! Maraming please. Salamat. Happy Valentine's to everyone. See you soon. Tapos na. Please like, subscribe, and share. Ano pa? Naka-lipstick ako ah. Naka-lipstick ka siguro. Yeah. Hindi, ano yan? Selfie expert ata. Cellphone ko. Ay, nandito pala kami dito sa Cheesecake. Dito lang sa Tatlata Bacalera. Yep. Cheesecake Cafe. Ikaw, anong plano mo for Valentine's? Siguro... Kasama ko lang yung family ko. And then, baka lalabas lang kami sa isang restaurant. Parang may gusto ka sana i-share kanina about sa Valentine's. Yeah, I guess siguro dahil love month nga. Siguro most people know about the love story no ng lola ko. Diba? Ng lola ko. Si Ferdinand and Imelda, of course. Or si Ferdy and Meldy. Even until now, naramdaman ko yung devotion ng lola ko sa lolo ko. As in, grabe talaga. When she talks about my lolo, iba talaga. You can really feel the love in her voice. And I remember even when my lolo was buried at Libingan, my lola was overflowing with tears. No? So it's something that you can tell was so strong, their love, their connection, and until now, my lola remains so committed to her husband and his legacy. Hindi talaga ang believe ako kay Apo, kasi as an Ilocano, yung Ilocano lagi, grabe. Napamahal niya yung taga-Bisaya tapos hindi lang sa Celso sa Katsalindara. Love siya na kayo. Pero tingnan mo naman kung gaano overwhelming yung pagmamahal ng isang Ilocano. Ganon ka po ba siguro? Siyempre, ako kanya. Wala ko ka siguro. Yata eh. But, hindi ako sure kung totoo. But they said diba, na parang love at first sight, diba? Nung na-meet niya si Imelda. What I heard, the rumor was that one of the first things he said to her was, I'm gonna be president of the Philippines and I want you to be my first lady. Or I'm gonna, and then yung other quote yata was, I don't believe in courtship, but if you love me now, I'll court you forever. Diba? Grabe, straightforward pala. Meron ka bang most memorable Valentine's? Wala, I mean, yung usual lang. Dinner lang. Kung i-compare mo yung buhay mo sa sakit, o nakasit.
Anong cake ka? Huwag mo sabihin cheesecake. Cheesecake eh. Parang pancake. Yung buhay ko, yung love life ko. So, pwede rin yung buhay mo, pwede rin love life mo. Kung wala kang wala kang love life mo, mag-anap ka. Meron naman, meron. Yun. Siguro sa life ko, siguro sabihin ko yung mga favorite ko na mga chocolate mousse. Diba? Siguro sa love life ko, strawberry shortcake. Nuts. Sweet. Super sweet. Creamy no? And sweet. And fluffy and light. Oh. Chill lang, chill. ano pa? Ano kung gusto mo? Ha? Advice. Ay, oo nga. Ikaw, anong advice mo? Ikaw yung mas... ikaw yung mas experience sa amin. Advice? Oo. Hindi, mag-advice. Sabi mo prayer, di ba? Oo, prayer talaga. Kasi may ano kayo, may... mayroon dapat kayo shared yung sinishare ninyo yung mga beliefs niya. Beliefs na rin. Tsaka alam niyo yung nagmamahalan kayo in the sense na lahat ng bagay nagkakasundo kayo at saka lahat ng bagay kung minsan hindi natin alam yung mga kung minsan hindi na natin alam kung saan tayo nagkakami tapos yung partner mo siya yung nag-remind so ano siguro masasabi ko lang use your head as well as your heart, especially pag first relationship we're a little too emotional or we get carried away, you know? So siguro you always have to think of yourself. Salamat po at dyan po nagtatapos ang ano ba ito? Wala nga eh mad vlog. Wala pa tayong name eh, wala pang name. Alayaan nyo na lang, pag-iisipan mo na namin yung bag ni Sir Matt. Next episode na lang po. Okay, that's it. So, sana nag-enjoy kayo. And sana naipakilala ko ulit yung sarili ko sa mga tao na nanonood. At sa mga hindi pa nagsusubscribe, at mas marami pa ako siguro gagawin dyan. Kasi balak na naman yung mag-vlog. Kinukumbinsi ulit ako na mag-vlog. Sana matupad ulit. And sa lahat ng mga nanonood lang, mag-subscribe kayo sa channel ko, Apong Glenn. And of course, sa mga gustong mag-update, i-click niyo lang yung notification bell. And of course, huwag tayong mahiyang mag-share sa mga kwelang, mga vlogs ko. And of course, sa mga news and sa mga anong nangyayari sa mga Marcoses and sa Ilocos Norte. Nandito lang po ako, si Apong Glenn, at your service para po sa mga yan. And once again, this is again your Kunyo Boy, Apong Glenn, rep in English, Ilocano, Kilao, Kyo, peace out, bye-bye!